Hi guys, good day. So today our video is about network theorems or circuit analysis or network analysis. So yung mga previous topics natin, yung mga theorems na nag-discuss natin uploaded on our YouTube channel, is i-apply natin dun sa mga problem na isosolve natin ngayon. So dun sa ating natapos na problem last year, 2020. So, nagtapos tayo problem number 82. So, in this case, in this video, we are going to start at problem number 83. So, it is about network theorems. So, sige. Proceed na tayo kung naka-subscribe ka na sa channel ko. Okay? Proceed na tayo sa problem number 83. Okay, basahin natin yung problem. So, take note, this problem is based dun sa ating reference, which is 1001 Electrical Engineering book. So, ang sabi, naka-note dyan, EE board exam question ito noong October 1998. So, possible, lumabas ulit ito sa mga current board exam. Hindi lang natin alam. Kasi nare-reshuffle lang naman yung mga question. So, possible yung ibang mga question dyan. Not exactly the same dyan sa question na yan, pero similar. So, maaaring na iba lang yung mga given bago siya ilagay sa board exam. So, ang gagawin natin ngayon, isosolve natin to problem number 83 na to. Okay? A 12-volt battery of 0.05 ohm resistance and another 12 volts battery and 0.075 ohms resistance supply a power to 2 ohms resistor. What is the load current or what is the current through the load? So, una, i-drawing muna natin itong given problem para mas mabilis nating maintindihan. Okay? So, let's draw. Meron daw tayong 12 volts battery. So, let's say meron ka ditong 12 volts battery. Ayan. Okay. DC muna tayo ha. Wala pa tayo sa AC. So, and then meron siyang resistance na 5 ohms. So, yung resistance na yan naka-series. Siyempre. Dito yan. And then, meron kang 12 volts din sa kabila. So, let's say, lagay na natin yung load. Nandito yung load na, what is that load? So, you have 2 ohms resistor. So, yan yung load. 2 ohms. Ito, 0.05. Okay. Then, may resistance ka rin dito na 0.075. 0.075. Okay, then you have 12 volts again dito. Nagsusupply sila parehas dun sa load. So, siyempre, nagsusupply sa load, meron ka ditong current. So, yan yung load. Load current. And then, meron ka ding load ang supply current dito. But, from battery. No? Yan. Ito, 12 volts. Then, 12 volts din yan. Okay. Ano ang tinatanong? Yung load dito, yung IL. Yan. Yung current na magpo-flow dito sa 2 ohms resistor. So, anong method ang gagamitin natin dyan? Pwedeng, KCL, KBL, pwede rin mesh. So, gamitin natin is mesh analysis. So, magpo-formulate tayo ng equation. So, yung mesh analysis is a shortcut method kumpara dun sa, ano? Kumpara dito sa, what do you call this? Sa KCL, KBL. So, pwede rin man yung KCL, KBL method. Since yung mesh naman is dun din ang galing. So, gamitin muna natin yung KCL at KBL. No?
Okay. Let's say this one is what? Lagay natin dito I1. Sa kabila, I2. Okay. So, ang hinahanap natin, IL. So, ano sabi ni KCL, ni Verchops? The current entering to the node is equal to the current leaving. So, summation of current entering is equal to the summation of current leaving. So, kung gagawa natin ng equation yung current, so, meron ka dito, I1 plus I2 is equals to IL, yun yung current leaving. So, lagay natin dito, IL. And yun yung hinahanap natin. We are looking for the value of this. So, question mark yan. Okay. So, gawin muna natin ang KCL dito sa loop na to. No? Okay. Ah, KBL, KBL. So, KBL at loop. So, dito muna tayo sa loop na to. Loop ng I1. At loop with I1. Loop with I1. So, ano yung KBL dyan? Siyempre, ito 12 volts. Kasi ito negative, positive. So, yung resistor mo, ano to? Voltage drop to. Kasi yung flow ng current po, pag ganito. So, subtract yan. Okay? So, you have 12 minus yung resistance mo dito, 0.05 multiply sa I1. Okay? Ano pa? Ito, subtract din, minus 2IL since nakamultiply yan. So, you have 2IL. Okay? Ito, equal na natin to sa 0. So, meron na tayong dalawang variable, I1 tsaka IL. So, formulate pa ulit tayong equation dito naman sa kabila. So, KBL again. At loop with I1. I2. So, dito naman yan sa loop na to. Kasi yan yung may I2. So, ito equation. Let's say ito yung equation 2. Ito equation 1 natin. Okay, CN. Okay, CN. Kirchhoff current law. Equation 1. So, mag-formulate tayo ang loop dito. Pag ganun din. So, you have 12. Kasi yung loop mo dito, pag ano naman, pa counterclockwise. So, 12 minus 0.075 multiply sa I2. Then, subtract din tong 2 ohms times IL. So, minus 2 IL equals to 0. So, this is equation 3. So, from this given equation, meron na tayong tatlong equation. Yung equation 1, pwede nating substitute dito sa saan? Yung IL mo, ipasok mo dito. Yan. Pasok mo din dito. Magkakaroon ka ng dalawang equation na parehas may ano, I1 and I2. And then, two unknowns na yun. Ito, equation two unknowns. So, pwede rin, ang matira is IL. Ang gawin natin is, ito. Yung I1, equate natin dito, ipasok natin dito. Sa equation two. So, matitira na lang is IL tsaka I2. So, pwede rin yun. Okay? So, ganun na gawin natin. Substitute equation 1 to equation 2. So, diretso na tayo. Direct substitution na.
So ito ilipat natin sa kabila. So ang mangyayari dito is I1 is equals to IL minus I2. So yan yung gagamitin natin para ma-substitute dito. So kung meron tayong ganyan, so yung 12 minus dito 0.05. Itong I1 natin, gamitin natin ito. Ipasok na natin itong IL minus. So, we have IL minus I2. Ayan. And then, minus 2IL. So, ito is, let's say, equation 4. Okay. So, mangyayari, meron ka ng ito. Meron kang IL tsaka I2. Meron pang IL din dito. So, yung equation 3 tsaka equation 4, 2 equation, 2 unknown na. So, pwede na nating makuha yung value nung dalawang hinahanap natin. So, hanapin natin na itong IL. So, ito, simplify natin. 12 minus 0.05 IL. Ito, times mo sa I1, so magiging positive. So, subtract ko na agad itong 2IL kasi pagsasamahin natin yan eh. Okay, so you have plus 0.05 I2. So, nilipat ko lang. Then, equals to 0. So, nakasimplify na yan. Ay, di pa. So, simplify natin. You have 12. Itong dalawa, pagsamahin natin, magiging 2.05 minus. So, itong ano na to, ilagay natin sa kabila para maging kagaya nitong equation 3, yung format. So, ilagay natin dito, 0.05 I2. Then ito, minus 2.05 IL, pinagsama na natin. So, equals to 0. So, itong equation na to, at saka itong equation na to sa taas, yung equation 1 at equation 3. Equation 3, tsaka equation 4. So, ito yung equation 4. Pwede na nating makuha yung value ng IL. So, paano natin kukunin yan? Siyempre, gagamit tayo ng calculator. Hindi na natin isa-substitute itong ng mahaba. Kasi nakuha na natin itong dalawang equation. Ayan. Meron ka lang equation na to. Meron ka equation na to. So, ipa-plug in na lang natin yan sa calculator. Oh. Hindi na natin papahabain yung ating solution. Okay? Okay? I-plug in na natin sa calculator itong ating nakuhang equation. No? Ayan. So, ano yung calculator natin? Ayan. Tingnan nyo sa screen kung labas na yung calculator natin. Okay? So, una, punta tayo sa mode. Hanapin natin yung equation. Mode 5. And then, hanapin natin yung 2 unknowns. Alin yung 2 unknowns? Ito, 1. Yung A, syempre, yung equation natin, kailangan ganito yung format. ANX plus BNY equals CN. Yung CN, yung constant. So, dun sa given equation natin, yung constant dyan, yung 12. So, dapat nandun siya sa kabila ng 0. Sa kabila ng equals. So, magiging negative yan. Okay? So, yung value ng AN natin dito, yung constant na kasama ng I2. Okay? And then, yung BN, yun yung constant na kasama ng IL. Okay? So, sige, proceed na tayo. I-plug in na lang natin to. So, ayan. So, yung unang equation natin, yung equation 3, sa AN, dito sa AN, ang ipa-plug in ko is itong negative 0.075. So, press natin itong equals. And then, yung BN, yung value nung kasama ng IL. So, negative 2. Okay?
And then yung value ng c, transpose natin yung 12, so magiging negative 12 yan. Dapat nandun siya sa kabila ng equals, so magiging negative 12. And then, ito, sa equation 4, ganun din. Negative value ng I2. Ah, positive pala to. 0.05. Yan. Then, negative ba na tayo? Negative 2.05. Okay. Equals. Then, yung positive 12 mo, transpose mo din sa kabila, magiging negative. Kasi yan yung base din sa format. So, negative 12. Then, equals. So, na-plug in na natin yung mga values dun sa equation sa calculator natin. So, pwede na natin makuha yung tamang sagot. No, may lalabas dyan 2 roots. Yung value nung IL tsaka I2. So, yung unang lalabas, yun yung value nung I2. Okay? So, 480 over 203. And then, ang kailangan natin yung value nung IL. So, ito yun, pangalawa. 1,200 over 203. So, para maging decimal yan, press natin tong SD. So, 5.991. So, yan yung value ng IL. No? So, value ng IL is, so, yung x kasi na nakuha doon, yung y, ito, value ko lang, ay ito, kasi yung una natin pinlogin. Then, itong isa, value ng IL. Okay? So, yung nakuha natin sa, ano, sa y, 5.91. 5.91. Amperes. Okay? So, ito yung sagot. 5.91. No? Letter D. So, ayan. So, ayan. Mabilis lang yung pagsasag kapag alam na gamitin yung calculator natin. So, pwede rin namang algebra. So, itong equation 3, equate nyo sa equation, substitute nyo dito sa equation 4. So, hanggang may matirang isang variable, and then, masolve nyo yung value nung hinahanap nyong current. So, in this case, sinortcut lang natin, ginamitan natin ng calculator para mabilis yung pag-solve. Okay? Proceed tayo sa problem number 84. Two equal resistance are connected in parallel across a 150 volts DC source. So, first of all, i-drawing natin yung. So, i-remove muna natin itong ating calculator na kaharang dito sa ating. So, ayan. Drawing muna natin to para mas mabilis, ma-visualize natin. So, two equal resistance. So, ito yung two equal resistance. Let's say R yan. And then, meron ka rin dito ang R. So, equal yan. Okay? And then, nakaparallel daw siya sa 150 volts DC. So, nandyan. Let's say 150 yan. Okay, next. What potential difference exists between the midpoint of one resistance and a point that is what this? What do you call this? One third from either end of the other resistance. Okay. Medyo challenging agad yung question na to. Ah. Okay, parang mali yung drawing natin, mali yung intindi natin.
Naka-series pala itong ginawa natin. So, in this case, baguhin natin. Okay. Ang sabi, naka-parallel. So, nandito yung isang resistance natin. So, yung midpoint nitong resistance mo dito. Ayan. Let's say R to. Then, this one is R din. So, ano daw yung potential difference? Ano yung voltage? So, let's say, ito yung midpoint mo. And then, nakakonect daw siya sa point that is one-third from either end of the resistance. So, dito sa kabilang to, yung resistance dito, nasa midpoint. So, nahati yung resistance dito, naging R over 2. Ayan. And then, dito sa kabila naman, ang sabi, one-third from either end. So, assume natin na ito yung one-third. So, itong side na to, naging R over 3. So, ito yung one-third. No? Tinatanong yung voltage dito. D. Let's say ito, voltmeter to. And then, itong ilalim na to is R over 3 at two-third. Kasi one-third itong side na to, and then yung matira sa kabila is two-third. Unlike dito sa kabila, is 50-50 kasi midpoint. So, ang tanong dyan, ano yung voltahe dito? Dito. Okay. So, let's nangyari. Lumiit yung ating screen. So, ang gawin natin is yan. So, syempre, ang ito naman tinatanong lang dun sa second scenario. So, unang scenario, unang condition, I mean, so, yung 150 volts mo naka-parallel dito sa resistance. So, yung current mo dito is equal sa current dito. Kasi equal resistance lang yan eh. So, assuming na hindi pa natin nilalagay itong voltmeter mo dito. So, yung current mo dito, nakaparallel yan. So, 150 over R yan. So, value of I is equals to 150 volts over resistance. So, yung R yan, hindi pa natin alam yung value. So, yun yung R dito, tsaka R dito. And since so, pumasok na itong voltmeter o nilagay natin doon sa midpoint tsaka doon sa one-third ng dalawang resistance, which is ito. Ayan. Kaya iniba ko yung kulay niyan. Ayan. Naglagay tayo dyan ng voltmeter. Yan ang tinatanong. Ano yung value ng voltage dyan? So, ito. Lalabas ko na. Equation 1. Okay. And then, siyempre, naglagay tayo ng voltage ng voltmeter dito, naka-top na yan dyan. So, assume natin na yung flow of current, pag ganito. No? So, hanapin natin yung value ng voltage dito. Okay? So, dito tayo sa taas, proceed tayo. Itong B na ito yung hinahanap, find the value of E. Yung voltmeter. Okay. So, maglo-loop tayo dito sa area na to. No? So, KVL, syempre. So, B, yan, which is ito, minus, since yung flow of current natin dito, pa ganito, ayan, ang tawag dito, pasalungat. Tapos yung assumption natin pa ganito. So, mangyayari dito sa anong pa ganito? Pa counterclockwise.
So yung flow of current natin, ito yung susundin natin. Yun yung flow of current yan eh. I. So mangyayari yan, since ano yan, clockwise, so magiging plus yan. Pero kung along the ano yung flow nito, magiging minus. Since pasalubong siya, so plus yan. So plus I, multiply mo dito sa resistance nito, so which is R over 3. Okay. Itong loop na to, yan yung assumption natin ng flow. No? And then, itong R over 2 mo, since yung current mo is pa ganito, pababa. So, along the flow siya ng loop natin, so magma-minus yan ngayon. Minus I times R over 2. And then, equals na yan sa 0. So, mapapansin mo, meron kang B, meron kang I, meron R. So, itong equation na to, equation 1, ito equation 2 na to. So, yung equation 1 natin, pwede na natin i-substitute dito para ang matira na lang is value of what? Value of R. No, makakancel na yung R dito. So, ayan. Substitute natin. Substitute. Ganyan lang sa ano, equation. Substitute. Equation 1, 2, equation 2. Okay? So, algebra again, as usual. Basic algebra. B plus, ano yung I? 150 over R. So, ayan. 50 over R multiply sa R over 3. Okay. Then minus 150 over R again. Multiply sa R over 2 naman. Okay. So, papansin mo, pag minultiply natin yung ano, palitan natin ng ano, kulay. So, yung R na to makakancel kasi meron kong denominator na R. Dito, makakancel din. So, ano mangyayari? Ang matitira na lang dyan is value of B. B plus 150 over 3. So, you have 50. Then, 150 over 2 minus ano to? 75. Plus to 0. So, kapag tinransport mo sa kabila, itong dalawang constant, ang nangyayari is positive 75 minus 50. So, you have 25 volts. So, ito na yung inaanap nating value ng voltage dito across midpoint and one-third of the resistance. Connected and parallel. So, letter C. Okay? That is the value of... Okay, proceed tayo sa question number 85. So, medyo mahaba yung problem. The LRT trolley system 10 miles long is fed by two substation that generate 600 volts and 560 volts respectively. The resistance of the trolley wire and rail return is 0.3 ohm per mile. If the car is located 4 miles from the 600 volts station, draws 200 amperes from the line, how much is the current supplied by each station? Okay? So, para maintindihan natin, drawing natin. So, it's a matter of drawing the statement. So, yun yung the best way para mas mabilis nating magets. So, meron kang LRT trolley. Then, so, yung LRT mo, let's say, ito yun. And then, meron siyang volts o supply voltage. Let's say, nandito. Yan.
Okay. So, meron ka ding supply dito sa kabila. So, anong bultahin ng substation na yan? Nag-generate siya ng... So, dito, meron kang 600 volts. Sa kabila, meron kang 560 volts. So, ito is LRT. Sabi sa problem. LRT trolley. And then, the resistance of a trolley wire. So, yung resistance ng trolley wire is 0.3 ohm per mile. If the car is located 4 miles from 600 volts, so ito, 4 miles ang distance. So, ano yung kabila? So, yung kabila, 6 miles. Bakit? Kasi, ayan, 10 miles yan. So, ito, 6 miles. Ah, 4 miles. Sabi doon sa problem, ayan, 4 miles. So, yung kabila, syempre, ang natira is 6 miles. So, compute natin yung value ng resistance dito. Okay. Let's say this is R1 and then this is R2. So, paano natin makompute yung R1 and R2? R1 is equals to, multiply mo lang yung miles. So, ayan, 0.03. So, you have 0.03 per mile, ohms per mile. So, multiply natin ito sa 4. Then, yung R2, 0.03, multiply natin sa 6. So, yung sagot dyan, yan yung, ano, yan yung value ng resistance ng R1, R2. Okay? So, you have 1.2 here. Right? So, 1.2 ohms. And the other one is 1.8. Okay. So, in this case, ang tinatanong is the current supplied by each station. So, yung current dito sa load. Tama ba? Ito yung IL. Ang hinahanap natin is yung dito. Ayan. Let's say ito ay I1. And then this, the other side is I2. So we are looking for the value of I1 and value of I2. So we are looking for that supplied current by... So in this case, ang gagamitin nating value and method is nodal analysis naman. Since doon sa previous topic natin is Kirchhoff's. So dito... Ano naman, nodal naman tayo para mas mabilis. Another method lang. Pero pwede rin yung KCL tsaka KBL. It's up to you kung ano yung mas mapapabilis yung value ng pag-solve mo. So, pwede rin mesh. Magkakaroon ka ng 2 equation, 2 unknowns. So, in this case, nodal naman tayo. Nodal method. So, ano ba yung nodal? So, mag-point ka dito ng isang node. So, let's say ito yung node na yun. Node, let's say, node, ano to? L. No? Kasi yan yung load eh. Yan, LRT. So, node L yan. So, ano ba yung nodal? Ang nodal is, parang ano siya. KCL din siya eh. So, yung KCL nito, gawin natin, ayan. Gano'n ka, mag-KCL ka muna. So, KCL, I1. Ayan, I1. Siyempre, plus tong dalawang I, plus I2. Because, the current towards the node is equals to the current leaving the node. So, let's say, ano to, IL. So, siyempre, itong I1 plus I2 is equals to IL. Papalitan natin yan ng what? V over R. Kasi yung formula ng Ohm's law na I is
equals to B over R. Siyempre, we have to know kung ano yung voltage na papasok dito sa R1. Tsaka kung ano yung voltage na papasok dito sa yung voltage dyan sa R2. Para makakuha tayo ng I1 tsaka I2. Okay? So ito, i-plug in natin dito gamit itong mga value dito. So, sa I1, ano yung voltage dyan? So, syempre ito, 600 minus yung voltage na dito sa LRT. Yun yung voltage drop dito sa R1. So, mangyayari dyan. So, ito, since node L yan, ang assume natin dyan is VLRT. So, yung 600 mo, yan, mabawasan mo yan ng yung difference ng voltage dito sa source tsaka yung voltage dito sa LRT. Siyempre, yun yung matitirang voltage dito sa resistance 1. So, that's why, let's say, ito yung voltage sa LRT. Let's say, VL. And then, all over R1. Ano yung R1 mo? 1.2. Okay? And then, mag-plus ka ng I2. So, ano naman yung voltage ng R2? Siyempre, ganun din. Yung naiba lang is yung source kasi dito na nanggaling yung I2 mo. So, you have I60. So, subtrakan mo din yung voltage dito. Minus VL. All over R2. Okay? Hindi pala R2. Diretso na natin sa value. So, you have 1.8. And then, IL. Ano yung IL natin? So, syempre, BL over what? Over RL. Ano yung value ng resistance ng ang tawag dito? RL. Okay? Since yung BL over RL is already IL, nag-given na 200 amperes. So, hindi na natin nahanapin yung resistance. So, kasi babalik lang din tayo dito. Ayan. Babalik lang din tayo dyan. So, ito. Gawin na natin itong 200. Ayan. Burayin natin ito. Gawin natin itong 200 amperes kasi meron na tayong given na 200. Okay? So, in this case, given itong equation na ito, makukumpute na natin yung value of load, voltage sa LRT or doon sa load. So, syempre, hindi na tayong papakahirap. Gagamitan na natin yan ng calculator. So, turo ko sa inyo kung paano mag-calculate. Again. All clear. So, pag erase nito, yun yung previous ano natin. So, ano yan? Erase nyo na lang. Shift 9. 3. Yan yung previous transaction natin dito sa calculator na ito. Okay? So, lipat muna natin dito yung calculator para hindi matakpan yung ating sinusolve. Okay. So, gagamitin natin dito para ma-solve itong BL is shift solve. So, ganito lang shift solve. You have so, you have 600. Ayan. Minus, yung BL natin, ito is, let's say, value niyan is X. So, alpha X. And then, denominator is 1.2. Okay. So, magpa-plus ka ng
You have 560 minus alpha x all over 1.8. So yun yung mabilis na method. Alpha equals 200. And then magsi-shift solve ka ngayon dito. Shift calc. Ayan, solve yan. Ibig sabihin na yun. So, tatanong nyo ba ano daw yung value ng x? So, that is the time na pindutin mo itong balik equals. So, ang lalabas is 440. Yan yung value ng BL. Okay? So, we have BL. It's 400. So, sinurkat na lang natin. Pwede nyo rin i-algebra to para... So, hindi pa yun yung sagot. So, kailangan natin makompute yung I1, I2. Siyempre, itong BL na na-compute mo, i-substitute mo lang dito, tsaka dito, makukuha na natin yung I1 and I2. So, yung value ng I1 is 600 minus 440. Ayan. All over 1.2. Then, value of I2 is 560 minus 440 all over 1.8. Yan. Okay. So, solve natin yan. 600 minus 440 divide 1.2. So, you have 133.33. So, makita mo pa lang itong isang sagot. Tingnan mo sa choices kung nasan yan. So, yun na rin yung sagot sa I2. For double checking, 560 minus 440 all over 1.8. So, 66.67. Okay? Pwede rin naman, gamitin mo itong KCL natin. Ito, KCL. Minus mo lang sa total, which is 200. Yun din yung lalabas na sagot. Okay? So, medyo madali lang, ano? Mahaba lang yung pagsusulong natin. Pero, kapag kakabisado mo na yung theorem, eh, basic na to sa'yo. Okay? Ulit tayo sa question number 86. 10 cells each of EMF 1 1.5 volts and internal resistance of 0.2 ohms are joined in parallel and the connected to an external circuit resistance of 3 ohms. What current the load draw? Okay? Okay? So, drawing again natin itong given statement dito para mas ma-visualize natin. So, meron kang 10 cell. So, drawing natin yan. Okay. So, assuming ito yung cell mo, yung cell battery. And then, meron yung resistance na 0.2. So, nandito. 0.2. Sampu yan. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan. So, assuming meron ka dyan mga resistance. Then, yung battery. Identical yan. No? No? And then, meron ka daw na nakakabit na 3 ohms resistor. So, ito yung load. So, you have load na 3 ohms here.
Yung 3 ohms. So, ang tanong, what is the current dito? Ayan. So, ito is 1.5 volts. So, anong way yung pagsusolve dito na mas mabilis nating masusolve yung IL? So, syempre, yung pinakamabilis na solution dyan, Thevenin's theorem. So, gamitan natin siya ng Thevenin's. Para mas mabilis masolve yung value of IL. No? Hindi ko mag-aakit KCL ka, KBL ka, medyo haba. So, since ano naman yan, yung battery is nakaparallel, pwede mo rin siyang i-compute na what? I-parallel natin yung mga baterya. Okay? So, ano ba yung method po compute ng Thevenin's theorem? Doon sa previous video natin, so, meron lang siyang step 1, step 2, tsaka step 3. Una, i-compute yung open circuit voltage. So, i-compute natin yung voltage dito. Okay. So, step 1. So, saan ba nakalocate yung open circuit voltage? Yung open circuit voltage mo is nandoon sa dito. Dito yung assume natin, i-short i-open circuit muna natin itong 3 ohms resistor. Kasi dyan yung hanapan natin ng load current. So, yan. Assuming nawala itong resistor, so open circuit yan. No? So, makakaroon tayo dito na EO. So, we are looking for the value of EO. So, kapag nag-open circuit tayo, yung mga tawag dito, yung mga resistance naman is i-short circuit natin. So, mapapansin mo, itong mga 0.2 ohms resistance na to, i-short circuit natin yan. So, mawawala yan. Ang matitira dyan is mga baterya. Since yung mga battery is naka-parallel, no? So, pare-parehas naman yung battery. 1.5 volts lahat. So, kapag minesure mo yung voltahe dito sa EO, terminal to terminal, so, ang makukompute mo is equal din sa 1.5. So, ang EO natin is 1.5 volts. Bakit? Kasi pare-parehas yung voltage dito ng baterya. Ito, yung baterya dito, yung 10 battery na yan, naka-parallel. So, ang mangyayari is hindi siya mag-sasum ng walang pagbabago doon sa voltage. Kasi equal nga. Kung naka-series yan, so iba yung value ng EO. Kasi magpa-plus ang battery kapag naka-series. Magpa-plus or magma-minus. It's either way. So, since naka-parallel, so equal lang yan. Cross. And meron tayong EO. So, step 2, ang step 2 is yung RO naman dito. No? So, since naka-open circuit yan, eh, ang gawin natin, hanapan din natin yung value dito. Looking back resistance or open circuit resistance. So, syempre, open circuit yan. Meron ka din dyan makukuhang RO. No? So, you have RO. Yan. So, yun yung step 2. So, step 2 is find the value of RO. So, kung paano ito sinolve, tingnan nyo dun sa previous topic natin, yung Thevenin's theorem. So, ito yung method. So, paano natin makukompute yung RO? So, sa pagkompute ng RO, dito sa, ilagay pala natin, sa step 1,
para ma-compute yung open circuit voltage, yung mga resistance is ang ginagawa. Sino-short circuit. Okay. And then, dito naman, pag-compute naman ng, anong tawag dito? Pag-compute ng open circuit resistance, okay? Okay guys, correction dito sa sinabi ko kanina. So, hindi natin pala sino-short circuit itong mga resistance dito. So, naging equal lang siya sa 1.5 kasi equal nga yung so, kung i-assume mo yan, meron yung mga current flowing dito. Ayan. Okay. May mga current yan na magpo-flow. Akyat. Pero since equal yan, equal yung value ng current tsaka resistance, so, walang magkakaroon na circulating current dito. So, that's why yung voltage mo is mag-i-equal siya dito sa 1.5. Pero kung iba-iba yung value of resistance, so magkakaroon tayo ng circulating currents. So, in this case, hindi siya sino-short circuit sa step 1. Okay? Kasi yung pag-compute ng EO is ginagamitan ng different method kung anong applicable. Yun yung naalala natin doon sa previous topic. Okay? So, dito, sa pag-compute ng RO, ito yung sino-short circuit yung so, short circuit the value of all resistance. All resistance. All voltage source. Ano ba yan? Mali-mali. Mali-mali yung sinasabi. Itong ka na ba? All voltage source. No? So, paano natin i-compute yan? So, lahat ng battery ito, i-short circuit natin. So, magiging diretso lang yan. Wire. So, pagka sinort circuit mo yan, yung RO mo is what? The parallel the parallel combination of 10 battery at 10 resistor. So, paano i-compute yung ano yan? So, you have 1 over RO is equals to, since identical yan, i-times na lang natin ng 10. 10 times 1 over 0.2. So, makompute mo yung RO is equals to transpose. So, magiging 0.2 divide 10. Plus, ano yan, 0.2 divide 10. Point 0 to. Okay? So, in this case, meron tayong EO, meron RO. Step 3, construct the Thevenin's equivalent circuit. So, yung Thevenin's equivalent circuit is series. So, ayan. So, you have RO here. You have the EO. Then, balik na rin yung load na ohms. So, the value of IL, which is the current flowing here, is voltage here is 1.5, all over RO is 0.02 plus 3. So, this is the value of IL. 1.5 divided by 0.02 plus 3 is equals to 0.49 or 0.05. So ito yung sagot. Letter C. Okay. So proceed na tayo sa question number 87. Okay.
So let's solve this problem. So the better way to solve this problem is to draw again. So similar siya dun sa previous problem natin. Okay? Drawing natin. Two batteries A and B. So meron ka dito ang battery. Drawing. A and B. Say, ito yung A. So across. Ayan. Kakonnect daw yung parehas na terminal. So ito, positive din to. So ito yung B. The same polarity. So ito, positive. Negative. Positive, negative. The open circuit EMF and internal resistance of each battery is 24 and 1.5. So, syempre, meron ka dito ang resistance. Parehas yan, equal yung dalawa. So, 24. Ito, 24 volts daw to. Then ito, 1.5. So, itong kabila, 24 din. Tsaka 1.5 ohms. Respectively. Okay? Determine the resistance of heating load connected across the parallel combination. So, connected across. Nandito yan. Parallel din siya. So, nandito yung load mo. Let's say, ano itong load na to? Let's say RL. Then, yung RL mo na yan, consume 100 watts. Power, no? Equals to P. Okay? Now, compute natin kung ano ba yung resistance na yan. Ito. Okay? So, anong better way para masolve yan? Pwede natin gawin is to compute the value of. So, mag-Thevenin's din tayo. Thevenin's theorem. Dito na tayo. Thevenin's. Again, step 1. Find the value of EO. So, yung EO natin dito. Ito, open circuit natin to. Magiging EO yan. EO. Optical. So, ano yung value ng EO? Since pares ng resistance yan, so, wala nang, ano dyan? Walang voltage drop. No? Mag-ano lang yung current mo. Walang magsi-circulate. Kasi pares naman ng resistance. So, yung EO mo dito is, so, may current ka dito. Yan. Okay. So, mapapansin mo yung value of EO dito. Equal din yan sa voltage. Na 24 kasi walang circulation of current. Parehas lang tataas lang yung current. So, magiging ano yun. Ito, open to eh. So, magiging 24 volts din to. Kasi nakaparallel yung dalawang. Equal voltage. So, ayan. And then, step 2. Pwede nyo rin i-KCL, KBL. Ganon din lalabas. 24 volts din. Okay. So, ito, by inspection na lang to. Since naka-parallel naman yan. Okay. So, step 2 is, find the value of RO. Open circuit volt. Open circuit resistance. So, ito, since naka-open circuit to, so, i-open circuit nga muna natin para makita natin talaga. So, meron ka dito, RO, open circuit resistance or looking back resistance. So, paano makompute yan? So, syempre, yung ito, yung dalawang voltahe na to,
kailangan natin i-short circuit. So magiging wire na lang to. So mapapansin mo yung 1.5 tsaka 1.5 dito tsaka dito nakaparallel. So paano i-parallel yung dalawang yan? So parallel combination ng dalawang resistance. So RO is equals to 1.5 all over 1.5 plus 1.5 equals to what? All over 1.5. So ang sagot is 0.075. Okay. You have this one. Okay. So in this case, masasolve na natin yung value of what? Value of IL. So ano yung equivalent ka Thevenin's equivalent ng ano? Siyempre series combination. Balik natin yung RL dito. Hindi pala natin alam pa yung value niyan. So meron ka dito ang EO. And then this is RO. So may IL ka dito. So yung step 3, formulate the equation is ano yung EO mo? 24 volts is equals to 'I' is EO over R. So yung IL is equals to EO 24 volts all over RO plus RL. So yung RO is 0.75 plus RL. Di pa natin alam yung value ng RL. So this is equation 1. And then meron tayong given na 100 watts. So paano natin ma-ano to? Preload to. So ano formula ng power? Power is equals to IL squared times RL. So in this case, pwede natin substitute itong E na to, which is equals to 100. Okay. So mayroon tayong makukuha ang value ng RL. Itong IL, substitute natin dito. Okay. So ito ay equation 2. Equation 2. Substitute equation 1 to equation 2. So, ang mangyayari is ganito. So, you have 100 watts is equals to yung IL squared natin. So, 24 all over 0.75 plus RL. Ito may short multiply sa RL. So, ito na equation natin, final equation. So, makukumpute natin yung RL kasi ito na lang yung hinahanap po. So, the value of RL is equals to what? So, pag-compute nyan, ay gamitan na lang natin ng chip solve. So the value is what? Okay. So ang value ng RL kapag chip solve, ang magiging sagot natin is 0.136. So this is 0.136 ohms. Okay.
0.136. Pag shifted, shift off sa calcio. No? So kapag sinimplify natin to, quadratic equation kasi to. So kapag quadratic equation, two roots. So pwedeng, kung makapansin nyo, itong 0.136, wala sa choices. So we have to simplify this equation into quadratic equation. Okay? So disregard na natin itong 0.136 kasi wala siya sa choices. So kailangan nating makuha ang sagot is nandito sa choices. So ginamit natin dito yung shift solve. Kaya nakuha yung 0.136 na yan. Wala? So tingnan natin doon sa quadratic equation kung yung 0.136 na yan is lalabas din. Dapat yan yung isang roots. No? So temporarily remove muna natin itong 0.136 na ito. Na pala itong kwenta. Hindi na pala natin ito magagamit. Okay? So, expand natin ito. Yung equation na ito. Gawin natin quadratic. And then, gamitan din natin ng calcio yung quadratic equation para mabilis. So, simplify lang natin ito. So, 100. So, i-divide na natin ng RL. So, magkaroon tayo ito ng 100 over RL. Okay. And then, okay. So, dinivide na natin ang RL. So, itong RL na ito, mawawala na dito. Matitira is 24 over. So, itong square, ipasok natin sa loob. Magkakaroon ka dito ng 24 squared. Then, yung denominator, i-square din natin. So, we have 0.75 plus RL. Square din yan. Kasi, ano ito, distribution. Rules of, basta yun yung rules sa algebra. Kapag naka-square ng numerator, square mo din yung denominator. So, in this case, cross-multiplication tayo. Okay. So, proceed tayo dito sa kabila. Nakakaroon ka dito ng 0.75 plus RL. And then, naka-exclude pa rin yan. Multiply ka lang ng 100 is equals to 24 squared. Ano yung 24 squared? Is equals to 576. Ito multiply sa RL. And then, ito, expand pa rin natin ito. Itong 0.75 plus RL times 100. So, expand muna natin ito bago natin i-multiply sa or i-divide na natin ito, yung 576 sa 100. So, meron pa dito 5 point. So, divide tayo ng 100 both side. Ito. So, mawawala ng 100 dito. Ito magiging 5.76. Kasi nag-divide na tayo 5 ng 100 both side. Both side. Both sides. So, in this case, pwede natin itong expand. So, paano ba mag-expand ng binomial? So, ang ginagawa dyan is multiply in. So, ganito yan. So, 0.75 squared. Squared natin yung 0.75. 0.75 squared. Pag binomial. So, you have, let's say, 0.5625. Okay? Then, itong dalawa, pag-multiply natin. 0.75 times R2 times 2. 0.75 times 2. So, you have 1.5 R2.
plus 1.75 R2. And then itong R2 is square natin plus ato ba ito? Rn squared is equals to 5.76 Rn. Okay, in this case, medyo ano na, tumutuwid na yung ating equation. So, dito ko na ilagay yung final equation. Yan, dito. Para hindi na tayo magbura. So, RL. So, meron ka dito yung RL squared. So, ito yon. So, pagsamahin natin yung parehas may RL. Ito, naka-square kasi ito. Itong 1.75 tsaka 5.75 pwede natin pagsamahin. So, lilipat mo sa kabila itong 5.76, so magiging negative. 5.76, so negative 5.76 plus 1.75. So, ang natitira is 4.01. So, minus yun. 4.01 RL. And then, ito. Plus mo na lang tong constant. Plus 0.5625 equals to 0. Okay? So, in this case, pwede natin itong gamitan ng calculator again. Yung equation na itong. So, pwede ka rin gumamit ng quadratic formula. Kung gusto mo ma-solve siya ng mano-mano. Pero dahil meron na tayong calculator, gagamitan na natin siya ng calculator. Okay? So, labas na natin yung calculator natin. Okay. So, paano natin ma-solve yung ito, yung equation na yan? Quadratic equation to. So, punta tayo sa calculator. Click mo yung mode. Hanapin mo yung equation. Okay? Then, hanapin mo yung may quadratic equation dyan. May quadratic equation is number 3. Ito. Ano? Ax squared bx plus c. So, yung equation natin naka-format na ng ganito. So, gamitin na natin to. So, ano yung a mo? Yung a mo, ito. So, ano yan? Imaginary. So, automatic may 1 ka dito. So, 1 na ilagay mo. Plus, ano yung b mo? Ito, negative 4.01. Negative 4.01. Okay. Ano yung c? 5.5625. Okay? So, in this case, makukuha na lang dapat natin itong tamang sagot. So, makuha na dapat natin. Plus, 3.86. And then, yung x2, 0.145. So, parang may mali. Ano? So, mo tayo nagkamali sa equation. Okay, guys. There's a wrong on our computation. So, dito, nagkamali tayo ng multiply. Mali ng ating type sa calculo. Okay. So, ito kasi, kanina, sinabi ko, 0.75 times RL times 2. So, dapat, ano lang to? 1.5. Hindi 1.75. So, erase natin to. So, mangyayari, yung RL natin is 5.76 minus 1.5. So, you have 4.26 here. 4 point. So, erase din natin. So,
We have RL. So in this case, balik tayo sa ating hiwagang calculator at ating input. Okay. So, ayan. Balik tayo sa ating equation. Ayan. Input natin is, again, so 1 plus, dito negative 4.26. Kanina 4.01. So 4.26 dapat siya. Okay? So yung C, the same pa rin naman, 0.5625, so equals. So, ang lumalabas na value of x is, no, 4.12. So, in this case, makikita mo, letter D. So, yung isang sagot, yun yung lumabas kanina sa shift solve. Tingnan natin. So, yan yung 1.136. So, this is the minimum value. And then the other one is the maximum value. No? Yan. Two roots kasi yan eh. So in this case, itong x1, yan yung ating sagot. Right? So sulat na natin yung value ng r1. So ito yung sagot natin, letter D. Ito yung value na r1. Rl pala. So, ito, may dalawang value, 4.12, which is the maximum, and then yung isa is 0.136. So, ito, nakuha to sa shift solve. Ito, hindi nakuha sa shift solve, kasi sa shift solve, isang roots lang yung makukuha natin, isang root. So, kapag quadratic function, quadratic equation, so, two roots yung makukuha natin gamit din yung calculator. Or, pwede ka rin gumamit ng quadratic formula, negative b plus or minus square root of what? 4ac over 2ab, ganun ba? Negative b plus or minus so in this case dito muna natin puputulin yung ating video kasi medyo mahaba na. Mahaba kasi yung mga ganitong yung, discussion, no? Network Turing. So, sa sunod na video, another 5 items. So, naka 5 items tayo ngayon. So, sana meron kayong natutunan sa pag-solve ng ganitong mga problem. Okay? Thank you for watching. So, please subscribe to my channel for more video. So, kung nagustuhan mo to, click the like button at i-click mo na rin ulit yung subscribe button para updated ka kapag nag-upload tayo ng bagong videos. So, hanggang sa muli! Babush!